Hello, hello mga kabongski. Another day, another dollar. Ayan, we'll mix it up a little bit po. Yeah, pasensya na po kayo. Nakita ko yung picture ni Pidots na yan. Talaga namang naka-jet ski shot. May dalang bandera ng Pilipinas. Mukhang patungo na yata siya ng Spratly Island o West Philippine Sea. But anyway, hindi yan po ang topic natin for today. Ang topic po natin ang napakagwapo at napakasimpatikong ang IAATF leader na walang iba kundi si Duque. Yan mga kabongski, welcome back po. Dito po sinasabi ni Harry Roque, sabi niya na every cabinet member serves at the pleasure of the president. And until they are removed, the president continues. Alright, ang hindi ko lang maintindihan po dito kay Roque, talaga sa bagay, laway lang siya ng Pangulo. Okay? Itong si Duque naman, napakakapal po ng mukha. Siya po ang, kung yun po sa mga hindi nakakaalam, yun po mga OFW dyan, si Duque po, yung napakagwapong si Duque na napakakinin sa mukha, yung pong nakikita ninyo ngayon sa TV na yan, siya po ang isa sa mga in charge ng IATF. Okay, siya po yung pinagre-resign ng 14, I'm not sure it's 12 or 14 senators na mag-resign na dahil po wala siyang naitutulong na maganda para po sa Pilipinas. Siya na rin po ang nagsabi na kaya na siya nagtatrabaho for the pleasure of the president, hindi po for the pleasure of the OFW and Filipino people. Okay, pero ang pinagtatako lang, ang tibay ng sikmura nito. Alright, bakit may mga taong ganun? Paano nakakatulog sa ating gabi ito? Isipin nyo na lang po, mga senador na ang nagre-request. Hindi lamang mga senador, mga frontliner, mga nurses, mga head ng nurses. Alright, umihingi ng nananawagan sa administrasyon na sana alisin na si Duque. Pero ang sabi ni Presidente, wala naman daw kasalanan ang ginagawa. Okay, hindi po natin alam kung anong meron si Duque hawak sa Presidente. At ewan ko naman, minsan naman ito ng Pangulo natin, basta lang magtatanggal ng tao ni walang dahilan. Pero ito po, 14 na senador
ang sumulat na, nagpumirma na, na mag-resign na si Duque, pero wala po. Nakibit balikat lamang ang Pangulo natin. So sa lahat po ng OFW, nananawagan po ako sa inyo. Gusto ko lamang po tandaan ninyo ang mukha niya si Duque. Okay, yan po ang tao nagpapahirap sa ating mga OFW. Kaya po tayo naka-quarantine, kahit po kahit na po tayo ay dapat makapiling natin kagad ang ating mga pamilya, tayo po ay naka-quarantine, nakukulong. Ano po yan? It's a violation of our right. Okay? Hindi po natin, kumbaga, human right yan eh. Violation yan eh. Kung tutuusin. Alam ko naman po yung quarantine, pero marami pong paraan. Kung yung Cebu nga po eh, nagagawa ng 3 araw lamang. Talagang ganyan ang buhay. Sabi kang kanya-kanya namang opinion yan. Okay? Tuloy po natin at makinig lang po kayo. First of all, for and in behalf of the province of Cebu and the Cebuanos, allow me to thank Secretary Duque together with our other honorable secretaries for coming over to this special session called for by our provincial board. You know, last June 15th, when I extended that invitation in the Senate hearing, and when I said that we are willing to ask the Provincial Board to revisit the ordinance, that was a hand extended across the chasm that divided us. In the difference of protocols between Cebu and Resolution 114 of the IATF. As much as I could, I came upon the conclusion that economic lockdowns were not the answer. As I went around the province, let me tell you, while others chose to hide, I chose to risk myself and go around all of our towns and cities to see for myself what was really happening on the ground. And I saw the suffering. Businesses closed. Jobs were lost. Livelihoods were lost. People were hungry. And I told our mayors, do we have enough funds? Are we now going to spend all of our resources to buy rice and canned goods to keep people begging us for food because they no longer could not purchase a kilo of rice? We don't have enough resources. Ito po, maganda ito mga kabongski. Sabi po ni Senator Mig Subiri, alright, sabi niya rito, oh my God, dear Secretary Duque, with all due respect, please tell us what carb is flattening. Kasi po nagpapaliwanag si Duque na ang curb daw ay nagpa-flat na dahil sa ginagawa nila. Sabi po ni Mig Subiri, and he makes fun of him, sabi po niya, the only thing that is flat are the backs of all the poor patients in fully occupied COVID wards all around Metro Manila fighting for their lives. Huwag magbulag-bulagan and act to stop the surge instead of imagining it, Mig Subiri. Alright, dyan po kasi mahilig. Itong si Duque mahilig magpalusot.com. Alright, talaga naman po. Kaya nga inuuli ko, hindi ko maisip, talaga lubos maisip, paano nakakatulog itong si Duque, you know, sa gabi, na maraming tao ang nagre-request sa kanya na mag-resign na. Okay, sa Senado, yung mga nurses sa hospital, na-involve na rin po siya sa lahat ng mga korupsyon, sa PhilHealth, eh talaga namang napakakapal ng mukha ng anak ng bakang dalagang to. Oo nga pala mga kabonski, ang nakakaano dito kay
Duque. Kaya tontuwa ako dito kay Duque. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi at wala siyang sawang sinasabi na I serve the pleasure of the president. Hindi po yung pleasure na gustong-gusto niyang maglingkod para sa taong mga mamamayang Pilipino. Ayan po si Duque. Saka kung nakalimutan po ninyo, ayan po, meron din po tayong clippings, inad ko po rito, na inadmit niya po talaga si Duque, admitted na no COVID-19 mass testing ever conducted since outbreak. Mula po nung nagkaroon tayo ng COVID-19, wala pong mass testing na nangyari since outbreak. Alright, so ang ginagawa po nila, parang they are shooting in the stars. Kung sino lang po yung tamaan, ganoon, kung sino yung makita nila, sasabihin na wala po tayong pera, wala po tayong budget. Okay, meron po tayong tinest na ilang tao, Mr. President. Okay, pero sa totoo po, nangangapa itong si Duque at ang Department of Health. Alright, saka ano pa bang dito sa si Duque na to? Ano bang sinasaksak nito sa mga tao? Sinasabi ba nila na ang sinasaksak sa mga Pilipino eh? Karamihan dyan, yung mga naunang batch po, baka kala nyo, ang sinaksak po sa inyo ay Sinovac. Ngayon na lang po lately, dumarating yung mga Pfizer, yung mga Moderna, yung mga Johnson & Johnson. So, be careful po. Sa kapag nagpasaksak po kayo, make sure na pag nagpasaksak kayo ng unang dose, siguraduhin ninyo, makukuha ninyo yung second dose. Meron na pong available kagad para sa inyo. Sa katandaan po ninyo na kapag kayo po ay magta-travel, dahil kung lalo-lalo na kung ang sinaksak sa inyo ay Sinovac and dyan po inoculated sa Pilipinas, dyan po kayo nasaksakan, eh pwede po kayo mag-travel. Isa po yan sa hindi magandang ginawa ng IATF. Kaya ako po na sabi hindi magandang ginawa nila dahil sila ay selective po ang desisyon nila. Very selective.